Luka yang bisyo, palagi ang pagigiyan sa ulyan, siya magbibigay ng karunungan, kalaman, grateful and happy. Iyaw kay Hab, sa'yo at po ng mga molekul, na ulyan kong babasahin sa iyo. Pero siya ang kaul, molekul, yaw, bushwa, palmeo siya ay? Yung gusto pinagising? Ano? Parang nabutong sa dulo, okay. Deuteronomy chapter 20. Devarim, kapitulo 28. Ang mga pagpapala. Marinig po ang maitig ng pandinig. Kapag dininig nyo ang tinig ni Yahweh at sunod ang kanyang kautusan, ibabangkod niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magagalak na sa inyo ang mga pagpapala ito kung tutugtin nyo ang kanyang mga utos. Kayo ay pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop. Pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawalan ng laman ang inyong masahan ng harina. Pagpapalain niya kayo sa yawhot ng inyong isasagawa. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo at ipalulubid niya sa inyo o sa inyo ni Yahweh, lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanya sila ng tahas. Pagpapalain niya ang inyong mga banan at yawhot ng inyong isasagawa. Pagpapalain niya kayo at sa lupain ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo ay isasagawa niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa kanya kung tutugtin niyo siya at tatalima sa kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng Yahweh ng bansa na kayo ay kanyang bayan at matatapos sila sa inyo. Pasasaganayin niya kayo sa yawod ng bagay pagdating niyo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganayin ng ani ng inyong bugirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa yawod isasagawa. Dahil dito, hindi kayo mamungutang bagkos kayo pa ang magpapahiram. Gagawin niya kayong pangunahin sa mga bansa. Hindi takasunod. Uulan kayo at di mabibigo kung tutok din niyong mabuti ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag niyong lalabagin ang ainman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o kaliwa. Huwag kayong tatalikod kaya huli ni sasamba o magsilbi sa mga regulto o mga huwal na may kapal. Ang ibubunga ng pagsunod. Sa kabilang lugar, kung tutugtin niyo o diringinin niyo ang tinig niya at susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga pagpapalang ito. Pagpapalain kayo kahit saan kayo magpunta. Hindi susumpain ang inyong mga himasik at iahanda ang inyong pagkain. Hindi pagpapalain niya ang inyong mga anak, ang inyong lupain, at ang inyong mga hayop wekawan. Hindi kayo mabibigo sa yawhot ng inyong isasagawa. Verses 20. Hindi niya padadalhan ng kahirapan. Hindi niya kayo padadalhan ng kahirapan, ng kaguluhan, at ng nabiguan sa yawhot ng inyong isasagawa hanggang sa kayo ay dumami. Gagawin niya ito
ay sa pagsunod nyo sa kanyang mga tuntunin. Hindi niya kayo padadalhan ng sanot sa lupain ang ibibigay niya sa inyo. Hindi niya kayo lilipuli sa pamamagitan ng sakit, sa mga nag-aapoy na lagda, o kaya sa pamamaga ng katawan. Hindi. Kaya ipagpapalain niya hanggang sa kayo ay dumami. Hindi niya ipagkakait inyo muna. At dahil dito, magiging tulad sa isang malambot na lupa ang inyong sakahan. Kayo at paulanan. Ulan sa kapanahunan. Hindi sa halip na hindi alabok ang padadala niya sa inyo. Ipanulupig niya ang inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila at sila'y magkakanya-anya ng takbo. Ang inyong mga kaaway at katatakutan ng iyong ng bansa, ang kanilang mga bangkay at kakainin ng mga ibon at mga hayop, wala mag-aabalang bumugaw. Pakihirapan niya ang inyong mga kaaway sa pamamagitan ng buhol na ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatatarin niya ng piksa, buri at galis na hindi mapapagaling. Masisiraan sila ng isip, mabubulat ang inyong mga kaaway, we malito. Mag-aakuhap sila sa katangaliang tapat, tulad ng bulat na nanganapa sa diliman. Hindi nila makikita ang daan. Ano man ang kanilang gawin, hindi sila magwawangi. Hindi kayo sisigilin niyang hulhin, kaya kayo pagpapalain ang inyong mga ari-arian, kaya hindi kailanman sasamsamin sa inyo. Mag-aasawa kayo, magkahanap, magpatayo kayo ng bahay na inyong titirhan, magpupula ng upas na kayo ang makikinabang at kayo ang titigil. Hindi kaagawin sa inyo ang inyong mga asno. We ibabalik sa inyo ang yawhot ng inyong mga ati-arian, ang tupa at hindi sasamsalin ng inyong mga kaaway. Sa halip, ito'y inyong pakikinabangan. Kaya magiging isang bansang kilala, makikinabang sa inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagal. Kayo ay hindi sisikiling at hindi pahihirapan dahil sa inyong pagsunod kay Yahweh. Ang inyong mga aaway at masisiraan ng isip dahil sa kanilang nararanasan, pahihirapan sila ni Yahweh sa pamamagitan ng buhol sa tuhod at sa binti. Kayo, we ang inyong hari at hindi ipabibihan sa isang bansa. Okay, yung binasa ko dyan, ginawa lang natin positive yung pagsubay, ha? Kaya makikita nyo na ang ibubuman mo ng pagsunod, di ba? Mapapapala pa rin. Kaya pinapositive ko dyan. Okay? Ngayon nyo, verse 36. Hindi kailanman kayo ipabibihan sa inyong mga kaaway. Maglilingkod kayo kay Yahuhul. Ang kalagayan ninyo ay pagtatakan ng ibang bansa. Mag-aasik kayo ng marami na kayo ang makikinabang. Magbubula kayo ng ubas at masilog niyo itong aalagaan na kayo ang titikin ng bunga o katas nito. Magkakaroon kayo ng maraming punong ulibo sa inyong lupain at inyong makukuha ang langis na hindi malalagas ang bunga nito. Magkakaanak kayo ng marami, uubusin na hindi uubusin ng luktod ang inyong mga bumong punong kahoy at panangin. Uulad ang kabuhayan ninyo
at hindi kayo makikipamayan sa kabuhayan ng iba. Sila ang kayo ang magpapauna sa halip na kayo ang mamumuta. Kapag dinilig ninyo ang tinig ni Yahuwah, huwag utos at mga tuntunin, magaganap sa inyo ang mga pagpapalang ito at lubusan kayong pagpapalain. Sa gayon, ito ang magiging palatandaan na kayo ay mga lingkod ni Yahuwah. Paglilingkuran nyo si Yahuwah ng buong kakayahan at kasiyahan sa panahon ng inyong kasaganaan. Kaya, ipasasakot niya sa inyo ang inyong mga kaaway. Sila'y maglilingkod sa inyo. Ipalulusod niya ang inyong mga kaaway kabila sa bawat panig ng daigdig. Kayo magiging simbilis ng agila sa pagsila sa inyong mga kaaway na hindi nila talos ang inyong wika. Ang na! Ayan ang mga magpapala ng pagiging masunuri. Okay. Binibigay ko sa inyong Yahushua ang Gaul, Yahushua ang Neushkai. Diba? Sunod. Sa panahon ng pagkukrog sa inyong mga kaaway, okay. Binibigay po sa inyo, Yahushua ang Gaul, Yahushua ang Melchai, at ulitin na niya, Devarim, Kapitulo 28. Makinig po, ang may tengang kami. Ang mga pagpapala, kapag dinilig nyo ang tinig ni Yahuwahim, Amen. Kapag dinilig nyo ang tinig ni Yahuwahim, at sinunod ang kanyang kautusan, ipakabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap na sa inyo ang mga pagpapalang ito kung tutugdin nyo ang kanyang mga utos. Kayo, ito yung mga pagpapala, pakinig ko, kayo ay pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop. Pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawalan ng laman ang inyong masahan ng harina. Pagpapalain niya kayo sa yawod ng inyong isasagawa. Ang mga kaaway na magtatambang lumaban sa inyo ay ipalulubig sa inyo ni Yahuwahim. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanya sila ng aras. Pagpapalain niya ang inyong mga pangan at yawod ng inyong isasagaway. Pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako yawad ni Yahuwahim, kayo ay isasagawa niyang isang bansang matata at nakatalaga sa kanya kung tutugdin niyo siya at tatalima sa kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng Yahuwah ng bansa na kayo ay kanyang bayan at matatapos na sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa Yahuwah ng bagay pagdating niyo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalapit kayo sa Yahuwah ng inyong isasagawa dahil dito hindi kayo mangungutang bagkos kayo pa ang magpapahiram. Gagawin niya kayong paunahin ng mga bansa. Hindi tagasnod. Uulat kayo at hindi mabili.
pag-ibigo. Kung tutok din yung mabuti, ang kautusan ipinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa hanggang kayo. Huwag kayong tatalikod kaya huli ni sasamba o magsisilbi sa mga ribulto o mga huwal na may kamal. Huwag niyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kaya huli ni sasamba o magsilbi sa mga ribulto o mga huwal na may kapal. Binibigay ko sa inyo, Beoshua ang Gaul, Yaw Hushua ang Beoshkai, Amal. Yan po magsabi na? Yeah.